Kung sa cellphone may Nokia, sa mundo ng pickup trucks naman, nandyan ang Toyota Hilux. Ang Hilux ang isa sa pinaka-durable at reliable production pickup truck sa planeta. Ilang mga YouTube videos na nagpatunay kung gaano kakunat ang Hilux. Binagsakan na ng kung ano-ano, idinaan na sa halos lahat ng klase ng terrain, binangga na sa kung saan-saan, pero para bang may sapusa ang sasakyan na to at hindi matibag-tibag. Kaya naman sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 bagay na maaaring dahilan kung bakit napakatibay ng Toyota Hilux. Simulan natin yan sa number 10, Design with Toyota's History and Knowledge. Isa sa mga dahilan kung bakit ang Hilux ay durable at maaasahan ay dahil sa sopistikadong engineering sa loob nito. Ang Toyota ay isang kumpanya na gumagawa ng lahat na yata ng uri ng four wheels, mula sa mga forklift, bus, truck at mga sports cars. Dahil sa tagal ng panahon, nagkaroon sila ng battle scars, experiences at data para ma-improve nila ng husto ang mga sasakyan nila. Halimbawa na dito ang data na nakalap nila mula sa paggawa ng Land Cruiser para sa military use. Bandang huli, nagkaroon na sila ng technology at design na hindi malabanan ng ibang brands sa mundo ng automotive. Hindi lang naman Hilux ang itinuturing ng Toyota na reliable. Sa katunayan, halos lahat ng Toyota cars ay subok na ang tibay. At karamihan sa mga ito ay over-engineered sa maraming paraan. Ang ibig sabihin ng over-engineered yung mga kotse nila, kahit alam nila na matibay na ang pyesa at components nito, hindi pa din sila nakukontento. At nilalagyan pa nila ito ng mga pampatigas at pampatibay. Kaya naman nagkakaroon tayo ng mga kotse galing sa Toyota na tumatagal ng mahabang panahon. Number 9, matibay at durable ang chassis. Ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng anumang sasakyan, at lalo na dito sa Hilux na design sa mabibigat na trabaho, ay ang chassis. Ang chassis ay mga matitigas na bakal sa frame ng sasakyan na nagdadala ng bigat nito. Ang mga trucks na may mahihinang frame ay pwedeng mauwi sa aksidente. Pero basic na basic yan sa Hilux. Ang chassis ng Toyota Hilux ay gumagamit ng high tensile steel na pinutol at winelding sa isang ladder frame. Ang ladder frame ay masasabi nating old school na. Gayunpaman, ang lakas at tibay nito ay hindi mo matatawaran pagdating sa mga sasakyan na design para magbuhat ng toneto niladang kagamitan. Isa pa nagpapatibay sa frame ng Hilux ay ang paraan na tinatawag ng Toyota na hot stamping. Sa prosesong ito, nagiinit sila ng bakal sa mataas na temperatura, pagkatapos ay mabilis na palalamigin ito. Ito ang sikreto nila sa pagpapatigas ng mga bakal sa palibot ng frame. Kapag natapos ng paggawa ng chassis frame, ang frame ay pinipinturahan pa at pinapahiran ng mga chemicals na nagsisilbing panlaban sa kalawang at nagpapahaba ng buhay nito. Number 8, merong highest quality components. Ang Hilux, Land Cruiser at 4Runner ay gumagamit ng top-notch quality parts. Halimbawa, ang mga ball joint, axle at iba pang mga bahagi ay hindi lamang dinisenyo ng basta-basta. Ang mga parts ay ginawa rin mula sa mga dekalidad at long-lasting materials. Kung nagmamayari ka ng Toyota truck o kahit normal na Toyota car, maaaring alam mo na ang maintenance ay maaaring medyo mahal. Ang isang part na mumurahin sa ibang brand ay maaaring medyo may kamahalan sa isang Toyota. Ito ay dahil sa mga dekalidad na materials na ginamit sa paggawa ng mga sangkap nito. Ultimo maliliit na parts ng Hilux ay matitibay din. Meron niyang maliliit at magagaan na parts, pero pinagtutuunan pa rin ang pansin niya ng Toyota for optimum build quality. Number 7, simplicity at minimalist. Ang maayos at simpleng build ay recipe para gawing reliable ang isang sasakyan. Kahit na gumamit ka ng quality parts, kung isang pickup truck ay komplikado ang pagkakagawa, magkakaroon din niya ng mga di maiiwasang issue. Kung maraming electronics na bulb hole, sensor at mechanical parts ang isang kotse, mas maraming problema ang mararanasan ng may-ari nito. Kahit na mga parts na yon ay ginawa gamit ang top-notch na mga materials, alam yan ng mga engineers ng Toyota. Ang punto lang, ginawa nilang minimalist at as simple as possible ang mga parts ng Toyota Hilux hanggat maaari para madali ding i-repair. Parang yung mga lumang kotse, kaya nahuhumaling yung maraming enthusiast ay dahil napakadali lang buting tingin at baklasin. Wala masyadong electronics at sensor hanggat maaari yan ang gusto ng mga engineers ng Toyota. Less hassle na sa user, less hassle pa sa mga mekaniko. Number 6, optimize sa off-road ang Hilux. Idinesign din talaga ang Toyota Hilux para sa malulubak na terrain. Ang isang sasakyan na design para maging workhorse, syempre i-design din dapat sa mababato at matatarik na daan. Respetado ang pangbakbakan na suspension nito at meron na ding efficient na traction control. Number 5, ang makina ay efficient at reliable. Usapang makina tayo ng Toyota Hilux. Ang Hilux ang isa sa may pinaka-reliable na makina sa lineup ng Toyota. Pero kumpara sa ibang engines, old school na din ang build ng Hilux. Pero subok naman sa tibay at maasaan mo na hindi kay titirik basta-basta sa long drive man o sa kalagitnaan ng paghahakot mo ng mga gamit. Isa sa mga popular na engine spec ng Hilux ay ang 2.8 liter turbo diesel engine na parang tangke sa tibay. Mabilis din ito at kaya maglabas ng 204 horsepower at hatak na umaabot sa 369 pound-feet ng torque. Bukod sa matibay na, isang
isang bagay din na ikinoconsider ng mga engineers ng Toyota ay ang tipid nito sa gas. Built din ito para sa matipid na fuel economy kahit mabigat pa ang daladala nito. Number 4, simple lang pero safe. Kahit simple lang pagkakagawa dito sa Hilux, hindi nangangahulugan na hindi ito safe. Sa katunayan, isa ang Hilux sa pinaka-safe na sasakyan na mabibili mo ngayon. Yung mga latest models equipped ng isang damakmak na advanced safety features para maprotektahan ng mga pasahero nito. Isang key feature sa safety ng Hilux ay ang Toyota Safety Sense System. Meron itong mga karagdagang features tulad ng pre-collision warning, lane departure warning, at automatic high beams. Syempre meron ding airbags at napakatigas na kaha o frame para kung mabanggaman, safe na safe ka pa rin sa loob. Hindi ka lang bumili ng sasakyan na kaya kang dalhin from point A to point B, parang bumili ka na rin ng peace of mind. Number 3, mura at madali lang i-maintain. May kamahalan ng parts ng Toyota, lalo na ang Hilux. Totoo yan, pero bawi mo naman dahil napakasimple nito i-maintain. Dahil kalat na din ang parts nito sa mga auto supply, hindi ka na mapapagod kakahanap. At isa pa, sa sobrang daming mekaniko ng Toyota, lalo na dito sa Pilipinas, kahit saan ka magpunta, siguradong may marunong gumawa. Mura lang din ang labor at kung gagawin ng suspension at electrical components, basic na basic lang din sa mga mekaniko. Ang isa pang kagandahan sa Hilux at mga kotse ng Toyota in general ay napakatagal din masira ng mga parts. Dahil nga over-engineered ang mga parts, tumatagal din ng mahabang panahon, kaya less na din ang bisita sa mga talyer kung meron kang Toyota Hilux. Number 2, mataas ang resale value ng Hilux. Karamihan sa mga kotse, bawas agad ng kalahati ang value paglabas ng dealership. Di gaya ng ibang sasakyan, itong Toyota Hilux, masasabi nating nare-retain niya pa rin yung mataas na resale value. Bakit nga ba? Well, dahil syempre sa brand name na Toyota at sa perceived reliability ng sasakyan, ang Toyota Hilux ay perceived na hindi madaling masira at kahit second hand at luma na, marami pa ding kolektor, fan o enthusiast na nahuhumaling dito. Isa din ang Hilux sa ilang rare na mga sasakyan na maaring maging mas mataas pa ang valuation sa future kaysa noong inilabas ito sa kasa. Number 1, ang Hilux ay tried and tested. Napakaraming consumer reports at review ang magpapatunay na ang Hilux ay subok ng matibay. Sa tagal nito sa merkado, ang mga owners na din ang magpapatunay na hindi lang sa mga articles at legend mo lang ito makikitang reliable. Dekadang experimentation at trial and error ang pinagdaanan ng Toyota para makagawa ng halos perpekto ng pickup truck. Nakapagserbisyo na ang Hilux sa military, supplies, naging work truck, family truck at global expedition vehicle sa buong mundo. It stood the test of time at talaga namang legendary. Yan ang Toyota Hilux. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman ang feedback mo below. Salamat sa panonood.